Sana naman pong mapagpalang araw sa inyo mga ka-Autopix. Ang video episode po natin ngayon ay isang Mitsubishi Lancer 2004 model 4G13 engine 1.3 liters gasoline engine. Ang gagawin natin ngayon ay pag-a-adjust tayo ng valve clearance dahil taking loose na yung andar ng ating makina. So malagitik na. So, first step natin gagawin, tatanggalin natin tong connector ng ating ignition coil na darawa, tension wire, at saka itong ating valve cover. So yung mga bolt dyan tatanggalin natin. Then at the same time, itong bolt ng ating upper timing belt cover, yung 10mm na tatlo, luluwagan natin yan para madali nating ilabas yung ating valve cover. Next natin gagawin mga Autopix ay ikutin natin yung crankshaft para maisip natin sa number 1 piston, ilagay natin sa top dead center. So gagamitan natin ng 19mm na combination rings para maiikot natin yung crankshaft bolt. May lagay natin sa tamang degree yung ating crankshaft. So yan, ikutin natin yung crankshaft pulley para mailagay natin sa so nakikita niya yung timing mark ng crankshaft pulley, yung white nakatapat na dun sa stationary marking ng ating timing belt cover. So nasa first sequence tayo mga Autopix. So number 1 top dead center yung piston natin. So, ang adjust natin itong number 1 ng exhaust, number 3 ng exhaust, at saka sa intake dalawang number 1 at saka intake ng number 2. Kapag hot condition yung ating makina, ang valve clearance natin ay yung intake ay 0.20mm at saka yung exhaust naman ay 0.25mm pag hot condition. Kapag cold condition naman, ang ating intake ay 0.14mm at ang exhaust naman natin ay 0.19mm pag cold condition. Okay? So, adjust natin ang ating valve clearance.
dahil malamig na yung ating makina, ang gagamitin nating adjustment ay sa exhaust 0.19 mm, at saka sa intake ay 0.14 mm. So ito yung gauge, filler gauge na ating gagamitin. So 14 at saka 19 mm. So ang tools natin gagamitin mga guys ay 10 mm na box wrench at saka isang Phillips screw. So umpisa na natin adjustan. Una, luwagan muna natin. Then pasok natin yung filler gauge na 19 mm. Yan, pagkapasok nyo yung filler gauge, gamitan nyo ng 10 mm para hindi gumalaw yung lock nut. Tapos pihitin natin itong screw bolt para lumapit siya dun sa ating filler gauge. Kapag lumapit na, tiyutin natin higpitan itong nut, then hawakan natin itong Phillips screw natin para hindi sumama sa ating paghigpit. Then check natin yung clearance, dapat hindi mahigpit, hindi maluwag pag minove natin yung ating filler gauge. Then next natin isunod ay yung number 3 na rocker arm ng exhaust. Tulugan muna natin. Lugan muna natin yung screw bolt. Then pasok natin yung 19 mm, 0.19 mm. Then kita natin yung screw bolt. Okay. Then kita natin yung lock nut, dapat hindi siya gumagalaw, hindi siya sumasama yung screw bolt pag inipitan natin yung 10 mm na lock nut. Okay, then dapat smooth siyang mag-move yung ating filler gauge.
After ng isa, sunod natin tong isa. Then, same procedure. Tinating ipitan. Bagya lang mga guys. Yung unti-unting lumapit yung screw bolt. Then, yung tinating ipitan yung lock nut. Hold natin yung screw bolt para hindi siya sumama sa ating pag-fit sa ating lock nut. Then, check natin kung free na mag-move yung ating double check natin itong number 1 kung okay na yung clearance. Okay. Dikpit. Okay. Pwede yung ulit-ulitin mga guys hanggang sa makuha nyo yung tamang double check natin mga guys yung ating bulb clearance ng ating rotor arm sa exhaust. So siguraduhin nyo lang na smooth na ipasok yung ating pillar gauge na 19mm. So yan, smooth sya, yan, smooth. Okay, magaling i-move. Okay. So ganyan lang mga guys, dapat hindi mahigpit, hindi maluwag, tamang-tama lang ang adjustment. So next natin gagawin mga ka-autofix ay i-adjust natin yung ating dalawang rotor arm sa number 1 at saka number 2. Gagamitin natin adjustment, ang pillar gauge natin ay 0.14 mm. Okay?